I planted. During this COVID journey, in the middle, tinawagan ako ng pinsan ko. Sabi niya, tulungan ko daw siya sa kanyang vertical wall na plano, pero gusto niya puro succulents. Kaya siya sa akin lumapit. Sabi ko, eksakto, meron na ako. Sabi niya, o sige, recommend ka sa akin ng mga halaman, ganyan, tapos, tinan ko, tapos, magkano budget. So, sinendang ko siya ng pictures, tapos, nag-finalize kami, sabi niya, bili mo ako ng ano. Hindi, bigyan kita ng 1.5, ikaw na bahala. Sa halaman lang yan, at saka sa, tawag dito, sa soil mix. Tapos, sinend niya sa akin yung link ng pots na gusto niya sa Lazada para sa hanging, para nga maging vertical garden siya. So ako na rin na bumili para dito na rin na-deliver. So pagkatapos namin mag-usap on that same day, pinadala niya sa akin yung pera. In-order ko na kagad kay Josh for Cruz. Napadeliver namin kaagad, dumating nung gabi, eksakto may mga order din ako, so sinabay na yon. Tapos, in-order ko na rin yung halaman, ay yung pots sa Lazada. Pero yung Lazada, it took me 3 days pa before it arrived. So, ito yung nangyari, tingnan nyo na lang. Bumili din siya apat para sa mga philodendrons niya. Gabi na. Dumating na yung mga plants na in-order natin kay Josh for Cruz para sa aking cousin-in-law na si Charles. Ayan. So, bubuksan natin yan pero baka bukas na. Tapos, ayan din yung isang sako niya ng pangs. Ayan. Bubuksan lang natin to kasi para hindi makulob. So I just finished breakfast. Andito na tayo ngayon. Tayo ay mag-unbox na. Unahin natin yung para kay Charles na para sa kanyang vertical garden. Okay? Morning plant kids, dumating na po yung pots na inihintay natin para sa pinsan ko. Bubuksan natin siya, tapos ipapat natin siya. Tapos, bumili po ako ng shampoo ng mga aso. Well-packed po siya, kaya hindi siya tumapot. Pause. So, as you can see, yan, natapos natin. Ang unang request niya was 30 pots. Kasi yun daw yung approximate niyang magagamit niyang mga kailangan niyang halaman para dun sa vertical garden na plano niya.
Pero, yun nga, since yung pots na nabili namin was parang 12 for 119 pesos. Tatlong set yung binili namin, lumabas na 36 pots. So, naging bonus ko yung isa. Tapos, yung plants niya, yun nga, dumating siya 35 na klase. So, eksakto lang yung 35 na klase para dun sa pots. Kaya, yun yung kinalabasan. So, ang tips dyan ay, so, number one, tinanong ko siya, ano yung area na paglalagay niya? May araw ba? Kasi kailangan may araw kung gusto niya succulent. Sabi niya, meron naman daw. Tapos nilagyan nga daw niya ng bubong, so hindi masyadong mababasa. So, nagtanong siya kung kailan didiligan. Sabi ko, ako naman kung kailan ko lang maalala. Pero usually, like, once a week is good, is okay. Mas lalo na pag hindi naman siya nauulanan or naarawan masyado. Pero sabi nga niya, may araw naman daw. So, that's fine din. Second is, yung pinili kong mga halaman or succulents ay mga hardy, mabilis lumago, matibay, and madaling alagaan for a beginner. Kaya yun yung mga pinili ko. At the same time, magaganda naman siya, hindi naman siya pangit. So, yun. And at the same time, pag kumapal siya, maganda siya. So, nakita ko na kasi, karamihan yan, yung ginamit ko dyan, ay yun yung nasa vertical garden. At maganda siya nung kumapal siya. So, hindi ako natatakot para sa kanya. Ngayon, ang mangyayari is, 1 week pa yan sa akin until he gets it. Okay? So, I hope you enjoy, Charles, yung ating ginawang project para sa'yo. And for our viewers, thank you very much for watching. I hope you enjoyed this too. I hope you learned something. And hope you subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And pakilag na rin po. Okay? Bye, plant kids.